Nagtanong si Nando Carlos, ngunit niligaw naman sila ng mga taong tumulong kina Annalyn at Dr. Kim dahil ibang bahay ang tinuro nito, kung kaya't nung pumunta sila doon ay walang tao sa loob ng bahay na iyon. At agad-agad din na naka... Samantalang abalang-abala itong si Doc Carlos at itong kasing kanyang kasamahan na nahanapin si Annalyn sa loob ng bahay na iyon. Ang mama naman ay tumawag na agad ng mga pulis. Nang sa ganun ay mahuli na nga ang mga ito. Alam ng mga ito na masamang tao yung naghanap kina Annalyn. Dahil na rin sa may sugat nga itong si Annalyn. Maya-maya pa ay bumalik na nga ang taong yun upang sabihin na kay Annalyn at kay Dr. Kim na ligtas na nga sila sapagkat may mga pulis na naparating at natitiyak nila na huhulihin na nga si Doc Carlos at ang kanyang kasamahan. Ang tuwa naman si Annalyn at si Dr. Kim sa wakas ay makahinga na nga sila ng maluwag. Bukod pa roon may magandang balita ang taong yun sapagkat may hawak itong cellphone at meron yung load. Ngayon ay makakatawag na sila ng saklolo at lang sa ganun makapunta na nga itong si Annalyn sa ospital. Samantala, paglabas nga ng bahay ni Doc Carlos at ang kanyang kasamahan, agad na sumalubong nga sa kanila ang mga pulis. Sinabihin ito na sumuko na lamang dahil maraming ang kasalanan itong si Doc Carlos. Siya siyang kriminal at dapat niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Dapat umano ay balik na itong si Annalyn. Ngunit si Doc Carlos, sinabi niya na hindi umano siya ang kriminal. Wala siyang ginawang kasalanan kay Annalyn. Katunayan umano ay nililigtas niya ito. At hindi siya pinaniniwalaan ng mga pulis dahil na rin sa patong-patong na nga ang kaso na kanyang ginawa. Marami siyang kasalanan at tinataguan. Bukod pa roon ay tumakas nga sa mental. Nagkunwari siyang baliw ngunit hindi pala. Marami siyang mga plano kung kaya't kailangan na nga niya nga. So, pinagbabaril ng mga pulis ang kasamahan nitong si Doc Carlos kaya naman namatay na nga ito. Ngunit si Doc Carlos ay nakatakas pa rin. Subalit iba na ang nasa kanyang mga utak dahil lagi niyang nakikita itong si Doc. Subalit guni-guni lamang niya ang kanyang mga nakikita. Kinakausap niya ito. Sinabi niya na hindi niya matatakasan ang kasalanan nitong si Doc Carlos kahit anong gawin niya ay dapat umano ay sumuko na lamang siya dahil lagi naman siyang nabibigo. Laging palpak ang kanyang mga plano. Subalit nahihibang na nga si Doc Carlos at wala talaga sa kanyang plano ang sumuko. Maasa pa rin siya na makuha niya itong si Annalyn. Sinabi nito na hindi umano niya sinasaktan nitong si Annalyn. Katanayan ay nililigtas pa umano niya. Ngunit nahihibang siya. Baliw na nga siya ng tuluyan. Sinabihan siya ni Dax na siya ang nanakit kay Annalyn kung kaya't pinaghahambol siya ng batas. Inis pa nga ni Doc Carlos ay sinabihan niya si Dax na ililigpit na niya ito at ililibing na nga niya sa ilalim ng lupa. Subalit paano nga ba niya ito gagawin? Gayong patay na nga itong si Dax. Ang mga kalaban niya ay mga buhay pa. Galit na galit naman ito si Justine matapos matuklasan ang katotohanan na si Zoe pala ay nagkukunwari lamang na tanyag at matagal na pala niya itong alam at hindi pa rin sinasabi kay Annalyn. Kaya pala...